Hi, hello, and kamusta po kayo? Welcome na po sa part 2 nitong Kawasaki Baja City 125. Last time guys, nag-upload tayo tungkol sa main drive nitong ating part 1. Ngayon guys, yan na yung main drive. Papalitan na natin ng bago. Kasi guys, in-overhaul to, hindi pinalitan ng main drive. Pinalitan lang ng needle bearing. Yan guys, dahil nga kumakalog na yung main drive, papalitan na rin natin to ng 6203 bearing dito sa center. At isa pa, yung ating needle bearing, kahit hindi nadurog, kahit bagong palit nila, wala pang isang taon, papalitan na rin natin ng bago yung needle bearing. Para combine na combine dito sa ating main drive input. And guys, madali lang na mailagay ang 6203. Kung gusto nyo pong matuto ng makina, mag-overhaul, panoodin nyo lang po ito, huwag nyo pong skip yung video, at focus lang po kayo sa pag-i-install ng transmission at mga gearings. And guys, may lock yung ating 6203. May stopper lock. Siyempre, kailangan yung gumamit ng impact drive. Yan guys, nalinis na natin yung makina. At shoutout po sa may-ari nito, taga San Juan, Batangas. Shoutout sa inyo, maramit sa akin mo pinagawa yung motor nyo. Yan guys, yung bagong needle bearing. Yung inalis po dito, kinakailangan nating ipa-welding kasi nga hindi ito mapupuler o masasaka sa kabila. Kailangan welding lang po yung pagtatanggal nito. Bago ilagay yung needle bearing, kailangan langisan nyo muna yung needle bearing. Pero, kailangan natin ng discarding malupit na naman ang ituturo ko sa inyo dito sa ating needle bearing. And guys, bibilang tayo ng tatlo kung anong gagawin natin dito sa paglubog ng needle bearing. Sa 2, 3. Yan, 1 peso coin po yung ating gagamitin. Kasi alam nyo ba guys, ang 1 peso coin, malambot po ito at hindi magkakatama yung ating needle bearing. Gumamit ng socket na 12 or 14 or 17, basta hindi lalaki dun sa ating 1 peso coin. Yan guys, pukpukin nyo lang ng dahan-dahan. Yan guys, pantayin ang needle bearing sa crankcase. Kasi guys, pag ginamit nyo dito ay live na sakit, mapipingkot po yung needle bearing nyo. Kaya kailangan 1 peso coin. Yan guys, yan na yung ating main drive. Ilagay ang third gear. And guys, may ukab yung ating third gear. At syempre, itong mga spline washer, magkakatulad lang yan. Huwag kayong malilito sa spline washer. Kahit magkabali-baligtad dyan, walang problema. Basta tama po yung pag-install natin ng transmission. And guys, nakalagay na yung ating spline washer. Siyempre, ilagay yung circlip lock. Kailangan sisiguraduhin yung mabagsik yung ating circlip lock. Pag alam nyo na suko yung circlip lock, papalitan nyo na para hindi tayo mabakjob. Yan guys, isunod ang port gear. Ito guys, may tama din kabit yung port gear. Kailangan yung tatlong paa dito sa third gear natin. Yan guys, oh yan, kita nyo. Tamang-tama yung paang yan. Yung tatlong paa sa third gear. At isunod, pag nakalagay na ang fourth gear, ilagay naman ang circlip lock stopper para hindi tumaas ang fourth gear at lumampas sa segunda. And guys, kasi pagka natanggal yung circlip na yan, magkakalampagan po ang segunda kasi tataas po yung fourth gear na yan. Yan. Pagkatapos ng port gear, isunod uli. Pag nakalagay na yung ating circlip, ilagay uli yung spline washer. And syempre, ito namang fifth gear or kinta. Yan. Sa nga pala guys, magkakamali nga pala kayo kung sakaling sala ang lagay nyo dun sa third gear at
5 gear. Kailangan tatandaan nyo yan. Yung 3rd gear at 5 gear, kailangan tandaan nyo. Sabagay, hindi naman tatama yung akma natin transmission kapag sala yan. Ito naman 3rd gear, yung paa ng 3rd gear, yan, yung paa na 5 ay sa ilalim. Natandaan nyo. And primera, may bushing. And guys, ha, may bushing yung primera. Ang paglalagay ng bushing ay dito nga sa pauna, hindi sa pahuli. Kasi may washer siyang special washer sa ilalim. Ito naman guys, syempre, sala itong paglalagay natin. Baka sabihin nyo, sala yung pagkakabit ko ng transmission. Inaakma ko lang to, bigla lang pumasok. Pero, hindi natin dito bubuin to sa part na to. Tingnan nyo guys ha, ilalagay natin sa part na to. Papakita ko lang sa inyo. Yan. Kasi kung dito nyo sa part na to ilalagay, mahihirapan po kayo. Tingnan nyo guys ha. Ilalagay ko yan, ang sala. Yan, tumama na. Kita nyo. And syempre, ilalagay itong shifting drum. Yan. Yan guys, mahihirapan kayo maglagay ng shifting fork. Ang tama pong paglalagay ng transmission ay dito sa right side crankcase. Tatandaan nyo guys yan. Ilagay ang assembly transmission sa right side crankcase. Yan guys, nakita nyo. Yan, kita nyo, maluwan, tamang-tama. At saka nyo ilagay itong ating shifting drum. Siyempre. Yan. Ito namang maliit, na nag-iisa-isang shifting fork, may tamang kabit yan. Titingnan nyo itong paa. Kailangan sa ilalim yung mahabang paa sa ilalim. Yan, kasi dalawa yung tunggil nito ng shifting fork. Kita nyo, nasa gitna yung tunggil, pero yung paa ay kita nyo naman ay nasa ilalim. Yan po yung tamang kabit niya, nasa ilalim. Yung shifting fork. Yan, ilagay ang pin. At ito naman, dalawang kamay na yan, yung ating shifting fork, may tamang kabit din yan. Pero kahit magkabaligtad tong shifting fork, okay lang yan. Yan guys, ha, kita nyo ha. Yan. Kahit magkabaligtad yan.